Good day guys! Ano ka ba ko ulit sa ating channel? Let's magpapalang aras ka. Kasi ngayon ka pag-share naman tayo ng ideas sa ating motorcycle. This vlog ay isang Honda CB110. Yan po guys. Ang magalatin sa araw ito ay nagkakaroon ng problema sa kanyang motor. Ayaw daw umandar, sabi ng owner. Ito ay nakatambay kasi meron siyang isang service yan sa Suzuki. Shout out sa owner guys. So siya po ang owner natin sa model na ito. Ay ayaw daw umandar ang kanyang motor. Ang suggest ko sa kanya ay baka nagkakaroon ng problema ang kanyang carburetor. Tapos, sabi naman niya is hindi lang sa carburetor. Possible na is nasa ibang problema. So, ngayon, napresyalan ko ng check-up kanina. Yan guys, yan yung dashboard na is wala siyang display. Although, naka-jumper yung dalawang linya ng kanyang ignition. So, kapag ganitong sitwasyon, mga Honda CB110 at ito ay nabibilang sa mga battery operated na motor. So kapag battery operated na motor, ito ay nangangulugan na ang kanilang CDI, electrical system, CDI ay nabibilang siya sa mga ignition system, ay mga battery operated lahat. Ibig sabihin, kapag walang baterya, walang charging, automatic mapaparalisa ang ating motorsiklo. Pero ito guys, naka-jumper ng kanyang wire, so walang display sa dashboard, ibig sabihin ang kanyang battery ay hindi nag-function. So, ang ginawa ng owner, itong fuse niya, dalawang fuse ay pinalapalit-palit lang niya para sakaling is magkaroon ng supply sa dashboard. Pero hindi lang ni Wusing na ang kanyang battery ay nag-drain. So, wala na siyang laman kapalagyan natin is sira na siya kasi matagal na rin itong battery nito. So, mahigit ilang taon itong motor ng Wusing? 2014 ba? 2014 daw, sabi ni Bossing. So, estimate natin is sa 8 taon ba to? 2014, 8 taon? Tama ba? Correct me if I'm wrong kung tama ba ako. Tapos, suggest ko sa kanya, kapag mga battery operated, mahirap talaga i-troubleshoot kapag walang battery. Yes guys, ito yung content natin ngayon kasi sa walang idea dyan, yung gustong magkaroon ng kaalaman, kapag nag-troubleshoot kayo ng mga battery operated na motor tulad ng XRM 125, CB110, ano pa mga battery operated? Supremo, yung Honda Dash, Honda Wave New, Honda Wave na CX110, yun ay mga nabibilang sa mga battery operated na motor except sa Wave 100 at saka sa XRM 110. Yun ay mga primary drive na mga motor. Since ang model natin ay battery operated, napakalaga talaga na lagi nyong chine-check ang battery muna bago kayo mag-troubleshoot kapag walang kurente ang motor. So, check na natin guys kung wala ba talagang kurente ang motor removing. Magkawak ng camera boss. So, yan. So, before natin siya troubleshoot, check muna natin. Since naka-jumper na yung dalawang wire sa taas, yung ignition niya, so, maaring yung kurente niya ay possible na lalabas na rin kasi kapag nag-workout yung charging automatic kahit paralisado ang battery is lalabas talaga yung kurente. So check na natin kung meron bang kurente. Ayun guys, wala talaga. So since sa kanilang atip wala talaga siyang kurente, so ang gagawin natin kapag natutubleshoot tayo ng mga battery operated na motor ay dapat to condition ang ating baterya. Ipa tayo sa kabila. Dito tayo busing. Check natin yung baterya niya at i-confirm natin kung ang baterya niya ay walang laman. Yan guys, wala talagang laman. Yan. So kapag nag-troubleshoot tayo ng baterya, dapat troubleshoot tayo ng battery drive, lagi nyo i-consider na condition ang baterya niya. Tulad nito is, wala siyang laman. So kailangan, palitan nyo siya ng baterya na may laman. Kasi kapag battery operated, sira yung baterya, mahirapan talaga yung mahirapan talaga kayong mag-troubleshoot ng kuryente. Kasi, halimbawa, kapalagyan natin, sira ang kanyang charging. So, at least, kapag condition yung battery, automatic, nade-display yung dashboard. Pag-drain lang yung battery, kapag sira ang charging. So, ang importante is, malaman nyo agad kung ano ang problema ng yung motor kapag walang kuryente. Kapag malagyan nyo ng baterya na may laman, tulad nito guys. So, ito po ay pang-testing natin. Sinik na to, meron siyang laman. Lagay lang natin yung mga terminal niya. Lipat lang natin. Yung isang design ng mga motor, tulad ng mga primary type. So, no need na yung mag
kapag nag-troublesecure, no need nang lagyan nyo ng battery kapag naghahanap kayo ng kuryente. So, since ito ay battery operated, napaka-importante kapag nag-troubleshoot na may baterya. So, kasi kapag walang baterya, mahirapan talaga kayong makuha ang o mapalabas nyo ang kuryente ng motor. Dito kayo magsimula sa baterya. Kapag wala, pagsira, palitan nyo agad. Para hindi kayo mahirapan mag-troubleshoot. Tulad nito, kapalitan natin sa baterya. So, check natin kung meron na siyang, kung meron na laman natin valve tester. Kapag may laman natin valve tester, automatic na yan, guys. Automatic, may supply na agad sa ibang linya. Pero na lang kung may patrol sa kanyang harness. So, yan, guys, may supply na siya. So, check natin sa fuse. Pag okay na yung battery, terminal, dito kayo sa output ng baterya sa fuse mismo muna, sa main. And guys, meron siyang input, meron din siyang output. Tapos, lipat tayo sa dashboard. Halimbawa, tulad nito, okay yung main line, input sa output ng fuse. Automatic, ito tayo boss. Automatic, yung dashboard naman natin yung susunod. Tulad yan guys, diba? Wala siyang display. So, ibig sabihin, may problema sa linya ng kanyang motor. So, napakadali lang mag-troubleshoot ng motor kapag walang baterya. So, itong motor rebosing, kapag check natin. Wala siyang dashboard, di ba? Wala siyang display sa dashboard, di ba? Kapag ginanyan mo siya, yan, wala pa rin siyang display sa dashboard. Ibig sabihin, may problema sa kanyang wire. Pero, sa sitwasyon ni Bossing, ay na-discoveryan ko, may problema ang kanyang harness. Kapag binalibag mo sa papakanan yung manabela niya, ay iilaw ang kanyang neutral light. Yan guys, di ba? Kita nyo guys, umilaw yung neutral light niya. Diba? Oh my God! Di ba, umilaw siya. Kapag binalibag mo sa pakaliwa, nawala yung neutral. Di ba? Napakasimple lang ang problema ni Bossing. Kung sa ibang shop pato nyo nala, possible, is papalitan nyo yung CDI agad. Possible lang. Diyan mo lahat ng mekaniko is, ganun na mag-troubleshoot. Pero sa akin lang, ginawa ko ang video nito para may idea kayo kapag nag-troubleshoot ng mga battery operated, una nyo i-check yung supply ng battery. Kapag pag mahina, maghanap kayo ng battery na pang testing. Tapos, step by step nyo, check nyo linya sa ignition switch. Pero sa situation ni Bossing, ay napakasimple lang. Yan, pagbalibag nyo ng nabela, ilaw, ganyan, ang neutral. Yan, diba? Kapag ilaw neutral, check na rin natin yung ignition kung may kuryente ba nalalabas. Hawak mo, Bossing? Nakapag-upload na rin ako dito noong mga nakaraang linggo ng Honda CB110. Ang pamagat ay, walang display sa dashboard, ayaw umandar, at umirik sa biyahe. Ang sira noon ay nasa harness mismo dito sa kanyang ilalim. Pasilip mo dito, boss. Ito mismo. Kasi sa sitwasyon ni Bossing, is hindi pa nabaklas yung harness niya. Never pa siyang na, nakat ng, pagpalagay na ito ng cutter. So, ibig sabihin, naka-restore pa yung stock na linya ng kanyang electrical harness. Pero nung naunang video na in-upload ko ay, nahiwa na yun. At, pinalitan ng mekaniko ng substandard na wire. Kaya nangyari, lumakas yung kurente, nasunog yung wire. Kasi, dapat ang ginagamit na wire is automotive wire. Kapag main supply ng electrical harness tulad na positive na wire pula-pula, dapat yung mga ginagamit yung mga standard tulad ng mga automotive wire. Kasi mas malakas ang kurente, kayang tanggapin ng magnetic wire. Ang ginamit ng mekaniko ay substandard, kaya napudpod, nasunog. Kaya ganoon ang nangyari, biglang nawala ang supply sa dashboard, tumirik sa daan at ayaw nang umanda. So, pinalitan ko na bagong wire, kaya naging okay. So, check natin guys, kung meron na bang kuryente. Since umilaw ng dashboard, baka, ganun pa rin ang sitwasyon ngayon, naunang narabaho natin at itong ganitong model natin na same lang scenario ng nangyari sa kanyang motor. Nasa harness pa rin ang problema. And guys, lumabas na yung kuryente. Lapit mo camera, boss, para makita nila. Kaya na, wala siyang kuryente na hindi pa natin siya na lagyan ng baterya. Ngayon, nalagyan natin baterya, automatic, umilaw na. Lumabas, umilaw. Hindi pala. Lumabas na ang kanyang kuryente. Sinsan na, guys. Yun. So, ilabalik na natin yung spark plug since nakita nyo na may kuryente na. Pero ulit na natin, kapag ibabalibag natin ang manabi na napakaliwa, check natin kung wala bang kuryente para makita nyo talaga, guys, kapag naka-position ang ating manabila sa kaliwa ay wala siyang kuryente. So, wala siya, diba? Ulit natin. Wala talaga siya, guys. Pero kapag binalibag natin pa pakanan, ulitin natin para double check. Pakanan natin yung manabela. Try natin ulit. Yun, meron siya, diba? At least, ma-confirm natin kung
Totoo talaga, napaka-importante ng baterya. Kapag battery operated ating motor na nagtutroubleshoot tayo, kaya hindi tayo mahirapan. Makuha agad ang problema ng motor. So, pandarin natin kung one click ba. So, laging two click kasi guys, kasi na yung extractor niya medyo matigas. So, pag second click naman, punta ang kakas. Umandar siya, ang kanyang posisyon ng bila ay nasa kanan. Pero pag ikaliwa natin ito, titira kita bigla kasi sa dashboard, bigla mawala yung supply ng neutral. Automatic, paresado din natin ignition coil. Kasi nga is, kapag battery operated, ang electrical component at ignition system ay isa lang supply. Yung dalawang wire na nanggaling sa ating ignition switch. Yan guys, automatic. Tumirik agad siya. Kasi itong dalawang wire, ito yung nagbibigay supply sa lahat ng ignition system at electrical system. So yun na guys, araw ito. Sana sa video ito kapag naka-experience yung motor na biglang nawalang kurente tapos yung motor ay nabibilang sa mga battery operated, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, China Motor at Honda, kapag 2 wires lang ignition, yan po ay battery operated o nakadepende sa design ng sa motor. Basta alam nyo kapag battery operated ng CDI ay napaka-importante mag troubleshoot ng merong baterya. So maraming salamat sa laging panonood at laging pasukot sa aking channel. So always, laging maging suneo. God bless!